ko ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamaho, mga boksingero. So mga par, matapos nga po official in-announce ng World Boxing Council ang maglalaban para sa bakanting WBC Bantamweight World Title na si Nonito Donaire Jr. na number 2 contender at number 6 contender na si Alexandro Santiago na siya naman ang pinalit kay Jason Maloney matapos ito umayaw sa laban kay Nonito at pinili ang ibang rota. Kung saan dahil sa wakas may laban ng ating Filipino Flash para na naman sa isang title fight. E nagbigay kaagad ng reaksyon ng kapwa nito Pinoy at former world champion na si General Casamero. Aniya mga idol, isi win na naman ito para sa kanyang kaibigan na si Nonito ang laban niya kay Santiago. Sobrang underdog daw talaga ang Mexicano sa laban niya kontra sa Pinoy legend. Hindi nga daw nagawang manalo ni Santiago sa bakbakan kontra kay Jerwin Angkahas kay Nonito pa kaya. Mabilis na daw para kay Alas ang ganitong world title fight mga idol kapag ganito ang matchup sa bakbakan. So nagpapahiwatig lang talaga ito mga idol na sa kabila ng edad ni Flash, malaki pa rin ang tiwala ni Casamero sa kanyang kakayahan. Napataubin ang kagaya ni Alexandro Santiago na di masamak na mas bata at kabilang din sa top 10 bilang pound for pound boxer ng bantamweight sa buong mundo. Subalit sa ngayon mga idol, maaga pa talaga sabihin na si Nonito ang mananalo sa laban nito sa Mexicano. Malalaman natin ang lahat ng yan kapag natapos ang laban. Dahil kagaya nga sa sinasabi natin mga idol, boxing po ito, lahat pwede mangyari sa laban. Dahil hindi lang naman si Nonito ang may kamao sa bakbaka na to. Sumusuntok naman ang kalaban niya. Marami lang talaga advantage yung Pinoy. Kaya abangan natin to mga idol. At suportahan na rin po natin mga idol si Nonito sa kanyang world title fight. Sa kabilang banda naman mga idol, so sa bakbakan nga po doon sa Nottingham sa UK, solid performance po ang pinakita ng dalawang featherweight superstar sa pagitan ng alaga ni Eddie Hearn na si Leywood at ang Mexican challenger na si Mauricio Lara. Kung saan first round pa lang mga idol, madugo na kaagad ang laban nang nasugatan ng kilay nitong si Leywood dahil sa accidental headbutt ni Lara. Kaya dahil doon mga idol, nakalamang si Lara sa naging puntusan hanggang sa round 2. Subalit pagdating ng round 3 mga idol, biglang nakarecover itong si Wood at umarangkada ito na malolotong na body shot sa Mexicano. Tinambakan niya sa puntusan si Lara hanggang sa round 6 ng laban mga idol. At bago matapos ang round, nakalanding pa ito ng halimaw na kanan na siya naman ang kinasugat ng kilay ng Mexicano. Subalit pagdating ng round 7 mga idol, nakaramdam na yata si Lara na lugi siya sa puntusan. Kaya inatake kaagad nito si Leywood. Hanggang nakalanding ito mga idol na malutong na left hook sa panga ni Wood na kaagad naman kinabagsak ng British boxer. Nakabango naman po mga idol si Wood pero para mga spaghetti legs na ang kanyang mga paa. Kaya dito na nag-step up ang corner nito mga idol at tinagis na ang towel hudyat na suko na sila sa laban. Bagamat hindi nagustuhan ni Wood mga idol ang ginawa ng kanyang corner dahil kaya pa naman daw niya lumaban. At isa pa mga idol, 10 seconds na lang ang natitira sa oras matatapos na ang round. Well, ganun talaga ang buhay mga idol. Ginawa lang naman ng coach ni Wood na protektahan ang kanyang alaga sa laban. Kaya panalo po si Mauricio Lara mga idol via TKO sa round 7. At sa ngayon mga idol, siya na ang bagong WBA World Champion sa Featherweight Division.